Yo, what's up sa inyong lahat mga idol, mga karepa, at welcome sa Scooter Boy Vlogs. In today's video nga pala, tuturuan ko kayo ng isang life hack. Ire-replace natin yung rear mount shock bushing nang walang kahirap-hirap. So tara, sundan nyo to. So dito nga mga idol, mga karepa, tinatanggal ko yung rubber ng bushing. Bali, ang ginawa ko pala rito, binlowtorch ko na yan para maluto yung rubber niya at madali na siya matanggal. Ngayon, kung wala kayong blowtorch or heat gun, pwedeng mano-mano na lang. Gumamit lang kayo ng maliit or manipis na flat screw at patulisin nyo yung dulo. At pagkatapos, sisinsilin nyo na yan para matanggal nyo yung mismong rubber bushing niya. At ang susunod na steps natin mga idol, mga karepa, kapag natanggal nyo na yung pinaka-rubber niya, eh may maiiwan dyan na lata. Yun yung parang cone. Kaya pagdating dito sa part na to, yan, nakikita nyo yung nasa gitna, yung parang pinaka-bushing niya at meron niyang rubber sa gitna at yung pinaka-outer naman niya, yung cone na yero. Yung pinaka-outer na yero naman niya, mga idol, mga karepa, hindi naman ganun kakapalan yun. So, kakailanganin naman natin ng talim ng lagaring bakal para pantanggal yun mano-mano or kagaya ng meron ako rito. Gagamitan ko siya ng jigsaw para automatic at hindi tayo mahihirapang maglagari. Around 3 to 5 minutes lang naman yan pagka naka-jigsaw ka, tapos dadahan-dahanin mo lang siya para hindi ka sumobra at masugatan yung mismong shell. Kung sa mano-mano naman mga idol, medyo may katagalan yan pero doable pa rin naman at huwag kayong matakot. Dahil kayang-kaya nyong gawin to at makakapagpalit kayo ng kayo mismo nang hindi na kayo nagpupunta sa mga shop. Malaki din kasi ang masisave nyo mga karepa, kasi alam ko ang mga labor ng ganito ngayon is nasa 300 to 500 pesos. Para sa mga magtatanong at nagtataka mga karepa, meron din ako nga bushing puller o kaya bushing installer. Pero sa case kasi nito mga idol, mga karepa, yung sa rear mount shock na bushing is maliit masyado kaya hindi siya papasok yung tools natin na pangtanggal or hindi siya kakasya. Kaya kung makikita nyo, madali lang siyang tanggalin kung ganito ang method na gagawin nyo. At huwag nyo rin kalimutan na lagyan ng oil or i-lubricate nyo yung pagkakabitan ulit at yung mismong ipapalit yung bushing para madali siyang i-install yung bushing. Dito naman sa pag-install ng bushing, ang kakailanganin nyo yung papasok na mahabang nut and bolt. Tapos kakailanganin nyo rin ng multiple washer at malaking washer. Dito lang tayo medyo natagalan mga karepa kasi kailangan natin yan magpabrikit ko ng malaking washer tapos tatabasin ko. Bali, grinder pa lang pinantabas ko dyan. Hindi ko na lang din dito pinakita sa video kasi medyo haba pa. Kaya kung makikita nyo dyan mga idol, medyo may alanganing pwesto. Kaya diniskartehan ko na lang. Bali, dito lang sa part talaga na to medyo matatagalan kayo. Kung medyo kabisado nyo na rin naman, ay walang problema. Bali, basic na lang din sa inyo to mga idol, mga karepa. Basta i-prepare nyo lang yung mga need nyong tools at equipment. At additional tip lang mga idol, huwag na huwag nyo palang pupukpukin yung mga bushing na yan kasi malaki ang chance na maputol o mapingas yan. Yung mismong pinaglalagyan niya o yung mismong pinagkakabitan niya. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi? Kasi nangyari na sa akin yan eh. Nung baguhan pa lang ako sa pagme-mekaniko, nagtry akong magpalit ng engine bushing to sa my swing arm. Tapos hindi ko alam may tamang tools pala at equipment para magtanggal at magpalit niyan. Ayun, ang ginawa ko, pinukpok ko ng silyo tapos sininsil ko. Nangyari, naputol o napingas yung pinagkakabitan nun. Imbis na makamura tayo mga karepa kung pinagawa ko na lang that time, eh dahil makulit at gusto kong matuto, ayun, medyo napamala ko, nagbayad pa ako ng mahigit 1,000 para ipakabit lang yung mismong kabitan ng bushing na napingas. Kaya charge to experience talaga sa atin yung mga pagkakamali natin mga idol, mga karepa. Kaya mas mainam na pag-aralan muna natin yung mga bagay-bagay bago natin gawin. O di kaya magpatulong tayo sa mga eksperto. Pero dahil sa video na to, maiiwasan na rin natin ngayong magkamali at mapagasos ng malaki. Kaya baka naman dyan, simpleng like at follow at share nyo lang yung mga video natin. Masaya na ako mga karepa. Para mas ganahan pa tayo gumawa ng iba't ibang klaseng content at mas marami pa tayong matutulungan sa mga videos natin at tutorial. Mag-comment na rin pala kayo mga idol, mga karepa sa mga gusto nyo pang matutunan. Baka meron pa ako na itatagong tips at tricks dito na pwede natin gawing tutorial kapag dumating yung mga araw na libre tayo gumawa ng mga video or content. At sa mga gustong magpagawa dyan ng unit nila, tumatanggap na pala ako ulit mga karepa. Pati sa mga magtatanong kung saan ang location ko, malimit kaming nasa Manila pero taga Cavite talaga kami, Inus. Kaya sa mga gusto magpa-check up ng mga unit nila, lagi kaming nasa Manila, pwede nating bisitahin o puntahan nyo ako para ma-check up natin at mabigyan kayo ng mga advice tungkol sa mga gusto nyo mangyari at gawin. So yun, balik tayo rito sa ginagawa natin. Fast forward ko na yan mga karepa kasi nakakainip naman talaga. Patapos na to, kaya antay-antay na lang kayo, tapusin nyo na tong video. Bali, hindi kayo uubos ng 30 minutes dito kung nakaprepare na kayo sa lahat ng mga bagay na kailangan nyo. At dito, tapos na nga mga karepa. At huwag nyong kakalimutan palang mag-like, mag-follow at mag-share ng mga video natin ha. At mag-comment na rin kayo mga karepa. Ride safe sa inyong lahat at maraming maraming salamat.